Una kong tanong, siyempre, isa ito sa mga ini-issue sa ating mga sumusuporta sa kasalukuyang gobyerno at sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Bayaran ka ba? Pasensya ka na sa katanungan, ha? Kailangan kasi natin i-address yan at sagutin in punto por punto para sa mga kumikritisize sa ating Pangulo at sa atin mismo bilang tagapagtanggol ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Naintindihan ko ba naintindihan ko 'yan, tol. Kasi no, dito sa aking kapag nagla-live ako, may mga nambubuisit sa akin ng mga leaderships kahit saan na talagang bayaran, magkano ba? O minsan sinasagot ko, 125 pesos at saka 51 billion in 3 years. 'Yun ang sagot ko sa kanila. Now, pero kung sa, sasabing bayaran, wala. Thank you for that, Anatol. Alam naman natin na wala namang bayaran sa mga PBBM vloggers. Ako, personally, naniniwala ako dyan. Pero going back dito po sa issue sa mga Duterte, in particular itong si Sara Duterte, hindi naman maikakaila na last time siya po ay dumalo doon sa mga pagtitipon or tinatawag nilang prayer rally kung saan hindi naman panalangin ang nadidinig po natin kung hindi ang paghahangad nila na pababain sa pwesto ang ating Pangulong Bongbong Marcos at ang mga masasakit na pananalita at mga hindi talaga kaaya-ayang sinasabi ng mga resource speaker nila. Ano ang masasabi mo particular doon sa pagpunta nitong si Sara Duterte last March 12, 2024, doon sa huling araw ng prayer rally nila, supposedly daw kay Kibuloy, pero para naman pabagsakin o lusubin pa nga ang Malacanang. Pero in general, para pababain sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Any comment sa kumakalat na hashtag ngayon na Sara resign? Or ano yung in general masasabi mo dito kay Sara Duterte bilang kalihim ng Department of Education? Go ahead, Tol Admin. Yan. Salamat sa question, Tol. Alam mo, sa totoo lang, may mga nagsasabi nga, pinagtatanggol siya na yung mga didishit. Ay, hindi naman siya nagsalita. Pumunta lang naman siya doon para ipakita yung presensya, yung suporta. Hindi nga siya pumunta ng stage, pero nagsalita naman siya, di ba? Ini-interview siya. At yung the fact na pumunta siya doon, ibig sabihin, nakikipag-conform siya. Kung ano yung mga sinasabi doon, yung kanilang mga pananaw, lahat ng mga thoughts, paninira, pagmumura, ibig sabihin, nag-a-agree siya doon kasi pumunta siya Doon pa lang yung action pa lang niya na pumunta siya, ay nag-a-agree na siya doon. No? Walang plastikan dito, mga kaibigan, kasi gano'n naman talaga Kung ayaw niya yung mga nangyayaring yun, dapat hindi siya pumunta doon. At biruin mo, habang siya ay nakikipicture, nakikiselfie, naririnig niya yung background na puro pagmumura sa isang Pangulo ng Pilipinas na boss niya. Biruin mo, boss niya yun. Pumunta siya sa rally ng kanyang boss na kung saan pinapabagsak yung boss niya. At talaga namang hindi natin matagalan yung mga sinasabi, mga pagmumura, mga pandalait, pati sa first lady. At eto ha, sabi pa niya, nawindang ako sa sinabi niya, ako'y natutuwa at mayroong mga ganitong pagtitipon na na ipapahayag daw nila yung kanilang mga saloobin, mga sentimento. Natutuwa pa siya doon, mga kaibigan, na pinagmumura yung kanyang boss at pinagsasabihan ng mga masasakit na salita. Anong klase yan? Sabi ko nga, mga kaibigan, ikaw ay Vice President of the Philippines, no? At saka binigyan ka ng sa kabinete, DepEd Secretary ka, no? Unang-una, o yung pagiging vice presidente mo. Mga kaibigan, di ba ang vice presidente, dapat yung layunin mo ay ka-unitim pa yan, ha? Dapat makipag-isa ka sa Pangulo, doon sa ka-unitim mo na sinasabi, makipag-isa ka para magkaroon ng talagang unity at kapayapaan. Kaso very divisive ang rally na yun. Pinapabagsak ang gobyerno pagkatapos nandun ka. O yung pagiging DepEd Secretary mo naman, dapat di ba nagiging role model ka sa mga kabataan, doon sa mga kabataan na mga mag-aaral, mga doon sa elementary, sa high school, role model ka dapat. Pero ano itong nangyayari? Ang DepEd Secretary pumupunta sa rally na nagpapabagsak sa kaniyang boss. Ano ang may tuturo mong maganda, values sa iyong mga kabataan na yan? Ikaw pa naman ang secretary, role model ka dapat. Kaya nga sabi ko, itong si Sara Duterte, wala ba sa kaniyang nagpapayo man lang? Sino ba yung
yung handler nito, wala bang nagpapayo na ganito, huwag mong gawin yan kasi hindi yan maganda. Parang ano eh, hindi ko maintindihan kung abogado ba talaga, mga kaibigan. Parang yung kanyang mga actions, hindi niya pinag-iisipan. Sa totoo lang, oh, walang delikadesa. Sabi ko nga, kahit 1%, mga kaibigan, sabi ko nga, punta ka kaya sa tindahan, sa market, bili ka ng delikadesa. Baka malay mo, yung confidential funds mo ay makabili ng delikadesa. Kaso hindi nga eh, confidential funds can't buy delikadesa. Kahit napakalaki ng confidential funds mo, hindi mo kayang bilhin kasi wala namang delikadesa na tinda sa market. You know, napaka, para sa akin yung ginawa niya talagang tabu. Hindi talaga maganda na pumunta siya sa rally na nagpapabagsak sa ating gobyerno. Now, Tol Admin, paano ngayon natin ibabangga ito doon sa nakita natin na paghatid at pagsalubong niya sa ating Pangulong Bongbong Marcos, kung saan maayos silang nag-uusap at mistulang malaki pa rin ang tiwala sa kanya ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Any comment doon sa situation na yun? Oo nga, Tol. Alam mo ba, meron akong vlog ng kagabi. Napansin ko kasi, no? Doon sa nangyari, no, ang ating pangulo kasi every time na dumadating siya, no, from state visit or working visit abroad, talagang meron siyang ano, 'di ba, konting parang tinitipo niya 'yung mga press at 'yung mga cabinet members. Andiyan na kasama diyan si Inday Sara Duterte, 'di ba? And then twice siya, 'di ba, na hindi pumunta, no? And then during the time mga katol, no, napansin ko na iba yung pag-treat sa kanya ni PBBM. Ito, ano ko lang to, ha? Opinion ko lang to, ha? Doon sa, kasi sanay tayo, mga kaibigan, na si PBBM, kung andyan si Inday Sara Duterte, ang unang-una niyang gini-greet ay ang Vice President of the Philippines. And even kung mapapansin ninyo, mga kaibigan, nung sinasabi ni PBBM na may consent companion, yung bumabati na siya, no? Yung cameraman, itinutok kay Inday Sara Duterte. Kasi yung cameraman, parang automatic na sa kanya eh. Parang siguro naisip niya na si Sara Duterte nga ang babatiin. Kasi ganun naman usually, di ba? Yung usual, ganun talaga na ang una na binabati ng ating Pangulo ay si Sara Duterte. Pero that time, mga kaibigan, hindi siya ang unang binate. At napansin ko yung Pangulo natin na parang napipilitan lang talaga siya. Bandang huli, binati na rin niya si Sara Duterte. Minention na rin niya. Siguro naisip ng Pangulo natin, kasi sabi naman niya, di ba, nahihiwalay daw niya yung personal doon sa work, no? So siguro ano na lang to, mga kaibigan, yung anong tawag doon, yung nagiging civil na lang ang ating Pangulo kay Sara Duterte. Pero ang katotohanan, medyo parang wala na siyang amor, no, kay Sara Duterte. Pero tinitreat na lang niya ito as maganda bilang isang vice presidente, DepEd secretary, kasi nga very professional ang ating pangulo at ayaw niya na parang parang baliwalain naman si Sara Duterte. The fact na pumunta siya doon. Pero kitang-kita ko, mga kaibigan, na aking pananaw, kitang-kita ko na may pagbabago na sa ating pangulo. Parang wala na talaga siyang amor kay Sara. Although, mga kaibigan, chinika-chika pa rin niya, di ba, ng konti si Sara Duterte, na parang walang nangyari. Pero ang masasabi ko kay Sara, kapalmuks naman, walang delikadesa, pagkatapos mong pumunta sa rally, kung saan binabanatan yung boss mo, pagkatapos may gana ka pang humarap sa kanya, may gana ka pang sumalubong sa kanya, kapal naman, no? Kapal ng face. Yun ang masasabi ko. Sana hindi na siya pumunta doon. Ito, pasensya ka na kung I have to ask this question, ano? Kunyari, okay lang. Nagigit na tayo, pero alam niyo naman ang bias ko para sa ating mahal. Alam ko naman na ang iniisip ninyo, katulad din ang iniisip ko, gusto na natin mag-resign itong si Sara Duterte. Pero, direct to the point, yes or no lang, Tol Admin Rich. Opinion mo lang naman ito. Sa tingin mo ba, wala pa si Pangulong Bongbong Marcos kay Sara Duterte? Sa tingin ko. Okay. Now,
Yan din ang paniniwala ko. Wala na. Ngayon, meron akong ipe-play na interview kay Senator, dating Senator Antonio Trillanes on that regard. Kasi maganda yung insight niya rito. Allow me na panoorin natin ito sabay-sabay. After nito, saka natin na reaksyonan. Or in the middle, saka natin reaksyonan. Okay. Sa side naman po kaya ni VP Sara Sen, what do you think is she trying to do? Kasi chef, nag-attend nga po siya nung, di ba, pro-Kabuloy rally, but she's making it clear na ano daw po, nandun lang po siya to support Apollo Kabuloy and support SMNI. Is it really possible for her to not get involved dun sa ibang mensahe dun na ginagawa dun sa rally? Or do you think there's something brewing between her and organizers of that gathering? Kung meron po kayo naisip na doon? Obvious naman po yan. Kasi kung ang gusto niya sabihin ay sinusuportahan niya si Kibuloy, edi mag-issue ka na ng press statement. O, diba? Yun. Unahin natin yun, Tol. Ano? Ang parang sinasuggest nitong si dating Senador Trillanes, kung gusto mong suportahan si Kibuloy, mag-issue ka ng statement, which is ginawa niya na. Pero, ginawa niya na yon, nag-issue siya using the Office of the Vice President, at the same time pumunta pa rin siya doon sa rally. Sa tingin mo ba, Tol Admin Rich, yung akto na yon nitong si Sara Duterte, ay umaayon pa rin sa pagiging isang maayos sana na miyembro ng gabinete sa kasalukuyan ng ating kasalukuyang gobyerno? Actually, sa totoo lang, Tol, no? Hindi. Ever, nung simula nung ano, simula, Tol, nung palagi na siyang against sa mga pulisiya ni PBBM, doon pa lang eh. No? Doon pa lang nag-start na yon na bakit nandyan ka pa sa DepEd? Eh samantalang eto ka, wala kang ginawa kundi sawatain yung gusto at yung mga pulisiya ng ating Pangulo. So noon pa, no? Noon pa ng mga panahon na pasensya ka na kung ma-interrupt ka, no? Yung mga pagsuwata o pagtukol sa mga pulisiya. Can you cite as an example doon sa mga sinasabi na mga pagtutol niya sa mga pulisiya na ipinapatupad or ipapatupad pa lamang ng ating Pangulong Bongbong Marcos para magkaroon ng konsepto. Kasi sasabihin na naman ng mga edisheets, gawa-gawa lamang natin yung mga sinasabi natin. Can you give us an example tungkol sa mga bagay na yun? Katulad na lang nung ano, yung sa EDCA. Yan, ano yan, di ba? O, meron siya mga statement doon sa EDCA, pati si Sen. Aimee, pagtutol nila. And then, ano pa, yung tungkol doon sa Afghan refugees na sinasabi nga ng Malacanang na wala pang desisyon ang Pangulo, pero nauuna na sila na magbigay ng statement. Si Aimee, si Sara, andun na kaagad na pinapangunahan na agad nila ang Pangulo natin. No? So, napakaraming mga ano, Tol, yung iba nga parang ano kahit yung maliliit na bagay talagang yung sa pistok, Tol, anong masasabi mo? Ayun pistok din. O yung sa pistok din, di ba? O ang pangulo natin talagang gusto niya talaga mawakasan na yung insurgency, pero ang gusto kasi ng pangulo natin na isama din sila kasi mga Pilipino din yan eh. Kumbaga talagang sila ay sumuko sa gobyerno, magkaroon na talaga ng total closure, no? Yung kung ano man yung insurgency na yan at talagang makipagpistok na kasi kumbaga pawala na siya talaga siya, Tol, talagang pawala na. Pero eto si Sara Duterte, siya ay talagang sinasabi niya na ano, yung agreement with the devil at kung ano-ano pa mga sinasabi niya. So doon pa lang talagang ano, iba na yung dating niya na hindi na talaga niya sinusuportahan yung ating Pangulo. Tapos etong Chacha, no, economic Chacha, ano yung sinasabi niya dyan? Di ba? Ayaw niya. Pero kung titignan naman natin, noong mga panahon na sila pa ang nasa posisyon, hindi naman siya tumutol, di ba?
Bakit ngayon tumututol siya? Yun lang eh. How about sa nakakabinging katahimikan nitong si Sara Duterte ay, sa West Philippine Sea? Yan, palagi ko yung binabanatan. Kasi nga, ang dami niyang statement tuwing may mga ayaw niya, no, mga ayaw niya, mga pulisiya na gobyerno. Talagang ano, very vocal siya. Eh, meron nga siyang statement tungkol kay Kibuloy, di ba? Pinagtatanggol niya. Meron siyang statement noon kina Loren Badoy, kina Eric Celis. Meron siyang statement tungkol sa pagpapasara daw ng SMNI. Pero pagdating sa West Philippine Sea, wala. Kita nyo naman ha, talagang binuli na, meron ng nasaktan sa mga Coast Guard natin. Pero eto siya, wala pa rin siyang sinasabi. Kaya yun talaga, question mark talaga, bakit hindi niya kayang magsalita against sa China? Ibabalik ko lang, Tol, no? Allow me, ibabalik ko lang yung kanilang statement palagi. Dito kina Castro, dito kina Sarate, na sinasabi nila na kondinahin nyo ang mga NPA na to. Yung mga ginagawa nila na pagte-terrorize, kondinahin nyo. Dahil kapag hindi nyo sila kayang kondinahin, ibig sabihin, nakikiisa kayo sa kanila. Ibig sabihin, nag-a-agree kayo sa ginawa nila. Yun ang palagi nilang sinasabi, di ba? So ngayon, binabalik ko yan sa kanya. Okay, VP Sara Duterte, kondinahin mo ang ginagawa ng China sa ating mga Coast Guard, sa mga mangingisda, sa West Philippine Sea, sa Bajo de Masinloc, Ayungin Shoal, kondinahin mo yan. Pero pag hindi mo yan kayang kondinahin, ibig sabihin, nag-a-agree ka, tuta ka ng China, at ikaw ay talagang mouthpiece din ng China. No? Kasi, di ba, naalala niyo, nagsalita siya in-check pa, hindi ko nga maintindihan kung ano pinagsasabi niya, di ba? At maraming nagawa ng ano no, ginawang memes. So, dito, kitang-kita na natin kung saan yung stand niya eh. Ilang beses na, ang Pangulo natin, nakita niyo naman, mga tol, talagang very vocal siya kahit sa ibang bansa. Matapang niyang sinasabi na talagang walang mawawala sa atin na teritoryo, not even a square inch of our territory. At talagang binara niya si Xi Jinping, di ba? So, kitang-kita ang stand ng ating Pangulo. Ngayon, kung kayo ni Tim ka, bakit tahimik ka? Bakit sa lahat, sa mga iba-ibang mga issues na may kinalaman sa inyo, na kayo ang magbe-benefit, bakit siya nagsasalita? Pero ito, bakit hindi siya nagsasalita patungkol sa pambubuli ng China? Yun ang tanong. Pero alam na natin kung bakit. Oo nga, ano? Ang nakakatawa pa dyan, Tol, ang hilig nilang magsalita sa usaping soberanya, lalong-lalo na kapag ka sila nga, sabi mo nga, ang naapektuhan, katulad sa ICC, very vocal sila. Ito ang ICC kasi pakikialam daw po yon sa ating soberanya. Pero pagdating dyan sa West Philippine Sea, sovereignty at sovereign rights ang pinag-uusapan, yet tahimik lamang sila. Now, iba't that na yan, ano, Tol? Tuloy lamang muna natin itong pahayag dito nitong si Trillanes. Patuloy natin pakinggan ito, mga tol. Prescon ka, hindi ka pupunta ron. Kasi pag pupunta ron, binibigyan mo na ng, ano mo, ng blessing lahat na nangyayari doon. Diba? Kasi kung meron kang hindi sinasang-ayunan doon, pwede mong sinabi after. O liliwanagin ko lang, ha? Hindi ako mag-bigyan. Walang ganun eh. So, nagbigay siya ng tacit approval na tinatawag. Yun ang problema, Tol. Pinuntahan ni Sara Duterte yung rally na nananawagan ng pagbibitiw sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Sapat na ba itong basihan para, I hope, ang ating Pangulong Bongbong Marcos i-consider ito at bitawa na bilang sekretary itong si Sara Duterte ng Department of Education. Ano sa tingin mo, Tol? Para sa akin, no, aside from doon sa mga issue ng DepEd, no, sapat na yan eh. No? Kung babalikan natin, Tol, medyo recall ko lang ah, yung sa panahon ni Duterte, no, tatay niya. Kita niyo yung ginawa niya kay Lenny. Di ba tinanggal niya sa kabinete? Dahil lang doon sa issue na si Lenny daw ay... Makore ko lang, pasensya ka na. Tinanggal. Merong delikadesa si Lenny Robredo na mag-resign as cabinet member.
Yun ang sitwasyon noon. Nag-resign si Lenny Robredo. O, wag niyo akong ipagkakamali, di ko kinakampiyan si Lenny Robredo. Ang point ko lang, mga tol, kung si Lenny Robredo na tinatawag nilang lutang, sinasabi niya ng bobo, merong delikadesa para mag-resign, bakit hindi magawa yun ni Sara Duterte? Yes, correct, no? Yun nga, tol, no? Nag-resign, I stand corrected, no? Nag-resign si Lenny. Kasi ang pagkakatanda ko noon, merong isang may cabinet meeting noon si Duterte. Pagkatapos, expected noon ni Lenny na isasali siya. Siyempre, kasama siya sa kabinete. Pero itong si Duterte, hindi siya inimbitahan. Ang sabi ni Duterte, hindi ka kasali dito. So dahil doon, na ano ni Lenny na, wala na, hindi na ako ano nito. So yun, nag-resign siya. Yun pala yung nangyari, na-recall ko na, nag-resign siya. So ibig sabihin, meron siyang ano, delikadesa at marunong siyang makiramdam kung ano ba yung atmosphere. Pero itong kay Sara Duterte, no? Sorry ah, dun sa mga makasara. Itong kay Sara Duterte, nagpapakapal ng mukha. Kahit na ang daming-daming beses na talagang nilait-lait si PBBM ng kanyang pamilya. Napakaraming beses, mga kaibigan, at pumupunta siya doon. At maraming nananawagan na umalis ka na dyan sa DepEd. Kasi sino ba naglagay sa iyo dyan? Yung Pangulo ang naglagay sa iyo dyan. Pagkatapos yung pamilya mo, pinapatalsik, pinapaalis ang Pangulo. So, kung ako si, kung ako si Sara Duterte, aalis na talaga ako, magre-resign ako. Eh kaso, kaso lang, kasi tol. Tol, kapitukutan sa kapangyarihan eh. Ang laki kasi ng budget. Ano sa tingin mo ang dahilan bakit ayaw bumitiw ni Sara Duterte sa Department of Education bilang kalihim nito? Alam mo kasi tol, pwede niyang gamitin yan sa 2028, di ba? Unang-una, hindi ko sinasabi na gagamitin niya yung budget, ha? Pero ang sasabihin ko lang dito, ang laki ng budget ng DepEd, pinakamalaki. At kung malaki yung budget noon, no, sa panahon ni Duterte, mas lalong lumaki ngayon. At yan, magiging ano niya yan, capital niya yan. Pagkatapos, hawak pa niya yung lahat ng mga schools, lahat ng yung mga bata. Siyempre, pwede niyang ma-influensyahan. Kasi isipin ng mga manonood natin, kung kakamitin ng budget. Ang nakalagay kasi sa ating konstitusyon, ang Department of Education ang talagang dapat ang pinakamalaking budget sa lahat ng departamento sa atin. Correct. Correct. Na, patuloy mo lang tol yung sinasabi. Correct ka dyan, top one, no? Education talaga ang pinakamalaking budget, no, sa constitution natin. So, ayan, talagang hindi yan basta-basta bibitawan kasi ang dami niyang magagamit niya yan doon sa kanyang political capital na tinatawag. Magagamit niya yan sa 2028. At bilang isang politiko na nag-a-aspire na maging pangulo sa 2028, parang hindi niya talaga yan bibitigiwan dahil yan ay makakatulong sa kanya, no? Wag na tayo magplastikan dito, mga makasara, no? Yan talaga yan, kaya hindi niya binibitiwan kahit na marami nang naging issue ang DepEd. At nagpapababa sa kanya kasi nga may mga nagsasabi, hindi ka naman educator, baba ka na dyan, kita mo nangyari sa PISA, di ba? O, anong nangyari? Kulela tayo. Tapos merong pang issue na yung kanyang target na makagawa ng mga classrooms, hindi niya na hindi niya, wala man lang sa kalahati, nasa 2,000 plus lang, no? So, ngayon di ako updated kung ilan na ang nagawa, no? Pero during that time, nasa 2,000 plus lang ang kanyang nagawa na mga classroom. And then, yun pang mga problema sa mga teachers, no? Dito nga sa page ko, maraming nagre-reklamo. At meron pang isa talaga na sabi niya, hindi na ako susuporta kay PBBM. Kasi, hindi naman niya kayang sabihan si Sara dahil itong si Sara, yung mga problema namin ng mga teachers na noon pa namin hinahain, hanggang ngayon wala pa rin resulta. So nadadamay si PBBM sa kanyang kapalpakan. Eh kita nyo naman tol, di ba, ang dami-dami ng problema ni PBBM, tapos pati ba naman yung DepEd, po problemahin pa. Kaya tol, yung statement mo,
nadadamay si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang kapalpakan. At hindi naman maikakaila talaga yung palpak talagang Department of Education Secretary itong si Sara. Pero bakit kaya pinapanatili pa rin ni Pangulo as Secretary itong si Sara? Sa tingin ko lang, no? Sa tingin ko, kasi ang Pangulo kasi natin matalino yan eh. No? Matalino yan. Pag agad-agad na kanyang pabababain si Sara Duterte sa pwesto or sisibakin niya, magiging ano eh, magkakaroon yan ng masamang connotation sa mga tao. At pwede yan magamit as butas, no? Para sa pagsira lalo sa Pangulo natin. Kaya ang gagawin na lang ng Pangulo natin, anyway, si Sara Duterte, marami na siyang kapalpakan. At sa mga susunod na panahon, magkakaroon pa yan ng mga kapalpakan. Hanggang sa, yun, ayan na, talagang magkakaroon na talaga ng napakalaking reason na talagang dapat na talaga siyang umalis. Or baka siya na mismo rin ang umalis. Dahil hindi na niya kakayanin. Yung observation mo, Tol, halos parehas din sa mga sinambit dito nitong si dating Antonio Trillanes, senador. Ah, hindi ko pa yan napanood, Tol. ngayon pa lang natin papanoorin. Observation mo, halos parehas talaga, at tingin ko, ako kahit hindi ko pa napapanood itong si Trillanes kanina, ganun din yung expectations ko eh sa iniisip siguro ng ating pangulo. Kasi it is politically hindi maganda para kay Pangulong Bongbong Marcos na tanggalin this time itong si Sara Duterte dahil maaaring makakuha ito ng simpatiya sa tao at instead mabaligtad, magalit ang tao kay Pangulong Bongbong Marcos. Eh ngayon, kahit paano, hindi man ganoon kasolido ang buong bansa. Pero tumataas ang pagtitiwala ng ating mga kababayan kay Pangulong Bongbong Marcos. Panoorin natin muli itong sinambit dito ni dating Senador Antonio Trillanes sa Tol. Yun ay para sa base nila. At talagang, ano yan, parte siya ng mga, ano, ng mga nagpa-plano dyan. At ultimately, kasi itong sila Duterte, eh pabor sa kanila na makatalsik nila si President Marcos at maiupo nila si Sara. Yan. Punta tayo doon ngayon, Tol, sa punto na yon. Nananawagan ng mga Duterte at mga supporters nito at ang ilang mga tangang nanonood dito ng mga DD sheets ngayon. Mapagpatol kasi ako sa mga basher ko doon. Hindi ako nang bablock eh. Ikaw, alam ko, ayaw mo silang makita sa page mo. Pero yung mga yung tanga na yan, hinahayaan ko lang ang mga yan. Ngayon, punta tayo doon. Naniniwala ka ba na kapag ka nagtagumpay itong mga BTSTM na ito, bobo, tanga, siraulo, masokista at tambaloslos na mga DD sheets, lahat ng mga kinakaharap na mga problema ng mga Duterte at ng mga kaalyado nito mawawala? Kasi yun ang sabihin sa atin ni dating Senador Antonio Trillanes, patalsikin si Marcos Jr., para lahat ng problema ng mga Duterte pag naupo na si Sara, tapos na. Sa akin yung ang aking pananaw diyan, Tol, no? Ganito yung pananaw ko. Ito talaga yung plano nila, no, na talagang maupo talaga si Sara Duterte. Kasi nga at least kapag si Sara Duterte na ang maupo, habulin ba ng ICC itong si Duterte, meron siyang protection eh. Kasi ang Pangulo ng Pilipinas ay anak niya. So doon pa lang kita na natin eh, habulin man siya ng ICC, ituloy man ang lahat ng mga kaso, ng demanda, at talagang i-impose yung paghuli sa kanya, at least meron siyang protection. Pwede siyang itago. At mahihirapan ang ICC. Kasi ang Pangulo ng Pilipinas, anak niya eh. And then yung mga kaalyado naman, sina Tives, yan, sina... yung ano yung isa yung nag-ano kay Percy Lapid, si Bantag, etc. etc. yung mga ano pa, no? Sa tingin ko isa ito kung bakit talagang very eager sila na iupo si Sara Duterte. Kasi mga guys, no, alam naman natin kung anong ginawa ni Duterte sa panahon niya kapag kanyang mga kaalyado ligtas, di ba? Katulad na lang ng mga inibistigahan, sina Michael Yang, sina Peter Lim,
ayun, naisawalat di ba ni Acierto na inimbestigahan nila yon at nalaman nila na talagang may involvement sa droga. At nung pre-present nila yan kay dating Pangulong Duterte, ano nangyari? Wala sila pa ang tinugis to the point na sila ay nagtago for 3 years at yung isa talagang ganun talaga. No? So, yan talaga, mangyayari talaga yan na yung mga kaalyado nila pwedeng masave or kung hindi man talaga kung ay kasi hawak, syempre hawak nila yung ano eh, justice system eh. Kaya niyang ano yan eh, kaya niyang kumbaga ano yun sa lewa, diba? Yung ginawa niya kay Dilima nun sa ABS-CBN, diba? Meron siyang ano eh, yung sarili niya mismo, coming from his mouth mismo, sinabi niya na ginamit niya ang kanyang presidential power. Na narinig ko yan nung yung kanyang video na sinasabi niya yon. So ibig sabihin, may possibility na yung kanyang mga kaalyado na may kaso ay ma-whitewash lang ang kanilang kaso at tama, makaligtas. No? Tapos kanina, Tol, sa katatapos na press conference ng mga kongresista, kung saan ang isang kongresista from Mindanao, hindi ko maalala bigla ang kanyang pangalan, nagsabi na sana sa kasalukuyang gobyerno, hindi mangyari yung ginawang pagkakamali ng Duterte administration. Ito yung particular na kagawa na ng pagkakamali sa ahensya na kinabibilangan mo, tinanggal mo nga doon pero nilipat mo lamang sa ibang pwesto. Ang pinakamagandang halimbawa niyan ay si Paeldon. Diba? Tinanggal siya from Bureau of Customs tapos nilipat sa Bureau of Corrections yet pumalpak pa din. Ngayon, Tol, ano ang posibilidad na maaaring mangyari yon kapag ka wag naman sana? Kasi sinasabi nitong mga vloggers, may 4 na buwan na lamang daw po si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang panunungkulan. And basically, iuupo daw nila itong si Sara Duterte. Any comment doon sa punto ng pamamalakad na yon ng Duterte administrations at saka yung part na parang sinasabi nila, tapos na ang Marcos administration after 4 months. Una-una, no, tungkol doon sa unang tanong mo noon sa pamamalakad ng Duterte. Alam mo, naririnig ko nga yan, yung balita na yan na may mga sinisibak, no, dito sa Manila. Sinisibak yung mga kapulisan or mga official. Pagkatapos, dinadala lang. Dinidestino lang sa ibang lugar, no? Pero sa aking opinion lang ha. Kasi mga kapulisan natin, syempre kailangan niya ng mga training, no? Baka mamaya nakakalimutan na talaga nila yung kanilang yung tunay na layunin, no? Bakit sila nandyan? So para sa akin, yung mga nakagawa talaga ng mga heinous crime, yung mga nakagawa talaga ng mga krimen na talagang hindi magaganda, ay wag na talaga, sibakin na talaga yan, ikulong. Pero yung mga, kung sabihin natin mga minor, pwede silang mag-training lang. Kasi para naman hindi naman tayo maubusan ng mga kapulisan. At saka naniniwala ako na kapag nag-undergo sila sa training, malalaman ulit nila at mabubuhay ulit sa kanila yung nationalism, bakit sila nandyan. Kasi naniniwala naman ako na nung sila ay nagpulis, meron yan silang magandang layunin. Kaso nakorap lang sila nung mga, madalas ang mga nagkokorap sa kanila, yung mga higher official at saka yung mga matatagal na, no? Tapos later on, nagiging gano'n na rin sila. Nakukuha nila, na-absorb nila yung sistema. Kaya naniniwala ako, siguro tama lang na wag naman totally tanggalin, kundi mag-undergo sila sa talagang training, puspusan na training, talagang para ipaalala ulit sa kanila ang kanilang tunay na mission, bakit sila nagpulis. Pagdating naman dito sa ano, yung sa pangalawa na sinasabi nilang may 2 taon ba? Apat na buwan. So, kaya nila sinasabi na 4 na buwan na lamang ang panunungkulan para kay Pangulong Bongbong Marcos dahil gusto nilang iupo si Sara. At basically, Sara, parang version ito ng Makapagal administration. Less than 4 years, pwede ka pa ulit ma-re-elect, pwede ka pa ulit tumakbo
pwede kang tumakbo as Pangulo ng Pilipinas. Bali, overall, 10 taon na panunungkulan. Parang gusto nilang gayahin si Macapagal doon sa nangyari noong 2001 hanggang 2010. Oh, narinig ko nga yan. Hmm. At meron ako nakikita mga nagpo-post nga, no, dumadaan sa newsfeed ko na, ayan nga, hanggang yung isa pa nga, eh, sabi, hanggang June na lang daw. So, eto ah, naniniwala ako na hindi mangyayari yun. Kasi, unang-una, hindi naman nila kakampi yung military. Loyal naman ang military sa kanilang tungkulin, no? Yung katapatan nila sa bandila ng Pilipinas. At loyal sila sa ating Pangulo na kanilang Commander-in-Chief. Pangalawa, hindi nila magagawa yan kasi wala naman silang suporta ng mga elite, ng mga oligarko, yung mga business tycoon na yan. Dahil yung mga business tycoon na yan, nakasuporta yan kay PBBM. So, mamaya i-elaborate ko bakit kailangan ng suporta ng mga business tycoon. And then, pangatlo, wala naman sa kanilang, wala naman yung simbahan, walang suporta ang simbahan sa kanila. Yung Catholic at yung iba-iba pang mga simbahan dito sa Pilipinas. No? Kailangan yan eh. And then, mainstream media. Sino pang mainstream media ang sumusuporta sa kanila? Wala naman, di ba? At yung panghuli, no? Ipapanghuli ko na yung mga supporters ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So, bakit kailangan merong mga elemento na to para magawa nila yung kanilang gusto na iupo si Sara Duterte? Kasi kung tinignan natin yung EDSA Revolution, no? Ang tawag ko nga doon, EDSA Rebellion. Bakit ba nagtagumpay ang EDSA Rebellion? Bukod sa military, no? Bukod sa military. Ang talagang naging cause dyan na magtagumpay talaga yung EDSA Rebellion na yan ay dahil sa mga suporta ng mga elitista, ng mga oligarko, ng mga businessman. Bakit? Kasi yung mga taong nandun, ano sila, sagana sila sa pagkain. Kahit hindi na sila umuwi ng bahay, magano pa sila, punta kayo dito. Kasi maraming pagkain dito. Once na ginuto mo ang tao, uuwi ng bahay yan eh. Pero during that time, kita ko yan eh, kasi 17 years old na ako ng mga panahon na yun. So during that time, talagang yung buhos ng pagkain, kasi andyan yung mga oligarko eh, supportado ng mga elite, no? Yung EDSA Rebellion na yan. So, hindi nagugutom ang tao. Buhos ang pagkain, buhos ang mga inumin, at meron pang ganito. Kaya nagtagumpay yan, kasi ilang araw nandun sila, kahit hindi sila umuwi ng bahay, hindi sila magugutom. Pero ngayon, sino ang susuporta sa kanila? Eh, kita naman natin yung mga business tycoon, yung mga elitista, sumusuporta sa ating Pangulo Bongbong Marcos. Magugutom sila. Once na ginutom mo ang sikmura ng tao, uuwi at uuwi yan. Yun na lang yun eh, no? Uuwi talaga yan sa bahay para kumain. And then yung militar, nasabi ko na pala, yung militar wala sa kanila. Sino bang istasyon ng mainstream media ang sumusuporta sa kanila? Wala naman. Yung mga elemento yan, kailangan yan. Diba? SMNI, yun tol. Ang SMNI, sila lang naman yun eh. Sila lang naman yun eh. Tapos pinapa, di ba, nire-revoke yung prangkisa nila. Wala naman sa kanilang ABS-CBN, wala naman sa kanilang GMA. Sila lang. Kaya hindi ako naniniwala na matutupad yung kanilang mga imahinasyon. Imahinasyon lang 'yan. Ngayon coming back dito kay Sara Tol as Secretary of Education, kasi tingin ko talaga hindi ito bibitiw sa pwesto. Panghahawakan niya lagi yung sinasabi na hangga't pinagkakatiwalaan siya ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi siya aalis sa Department of Education as secretary. At mukhang hindi naman sasabihin ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi na kita pinagkakatiwalaan. Pero sa tingin ko, this is my personal point of view, until 2025, baka itong si Sara Duterte manatili as secretary. Pero after ng election ng May 2025, tingin ko, ile-let go na itong si Sara Duterte. Sa'yo, sa punto na yon, ano sa tingin mo ang maaaring mangyari after ng election sa May 2025 dito sa posisyon na Department of Education nitong si, as secretary nitong DepEd nitong si Sara Duterte?
May nakikita lang ako, Tol, no? Kasi meron akong napanood na video ni Sara Duterte na may kausap siya, parang nasa Davao siya eh. No? Ang sabi niya, hindi daw tatakbo si Pulong, hindi daw tatakbo si Baste. So, walang tatakbo sa kapatid niya. So, kaya daw ang siya andoon kasi tatakbo daw siya next election. So, sabi ko, ang kausap niya mga Bisaya eh. So, nagbibisaya siya. Ah, nasa Davao to. Kung pagbabasihan ko yung statement niya, so, ibig sabihin, pagdating ng election, pagka-mayor, tatakbo siya sa pagiging mayor, baka dahil ayaw nilang bitiwan ang Davao City? Parang ganun yung naisip ko, no? Kung pagbabasihan ko yung kanyang statement na napanood ko, no? Kasi, meron na silang ano eh, kumbaga, parang ano na sila dyan sa Davao eh, sila na talaga ang... Sila ng timeline yan, Tol, ma-interrupt lang kita sa... Mangyayari yan sa after ng 2025? Sa... Ano, Tol, kailan ba si Mayor Baste, kailan ba yung ano ni Mayor Baste, last term, no? Ni... Ay, unang termino pa lang si Baste ngayon. Kasi actually, kay Sara Duterte as a candidate ng pagka-mayor eh. May mga ganyang sapantahe eh. Pero parang napakasal para sa isang tao na from vice president at mayroon pagka-president ito, eh bababa ka para kumandidato sa pagka-mayor. Pagka-mayor, oo. There is a possibility na mangyari yon kung malakas ang makakalaban sa Davao. Attorney Mix. Yan. Kapag lumakas ang makakalaban sa Davao, maaaring matalo ang Duterte. At pag matalo ang Duterte, malungkat lahat ng mga pinagagawa. Yun. Yun yun. At hindi nila papayagan 'yon. Kaya isa din 'yon Tol, isa din 'yon sa aking iniisip na kung pagbabasihan ko yung kanyang statement. Pero kung hindi naman niya, kung halimbawa ginawa nga niya 'yon, tumakbo siya as mayor tapos nanalo siya, o kasi nga ayaw nilang bitawan ng Davao dahil merong mga naririnig natin na si Attorney Migs Nograles daw ay yung nililigawan talaga na para tumakbo as mayor, no? So nakakatakot kalaban 'yan kasi sikat na 'yan eh, no? Si Attorney Migs, maganda pa, beauty and brain, talaga matalino. So eto, pwede rin niyang gawin 'yon. Pero meron din siyang option na talagang pagdating ng 2028, kahit siya na yung mayor, pwede naman siya magbitaw, 'di ba? At pwede siyang tumakbo as President of the Philippines. Muli. Pwede 'yon, 'di ba, Tol? Pwede 'yon siya. Pero yung pagiging vice president, iiwanan na niya. Anyway, spare tire lang naman ang ano, ang vice president of the Philippines, 'di ba? So, mas gugustuhin nila yung Davao na hindi 'yun mawala sa kanila. Kasi kapag nawala ang Davao, delikado ang buong pamilyang Duterte. Lahat kakalkalin, lahat mabubuko. Oo, may punto pa dyan. Kaya marahil siguro itong si Sara Duterte nalilito doon sa kanyang pronouncement sa engineer mo nga sa atin, ano? Pero merong kalito pa naman dyan itong si Sara Duterte na ginawa, sabi niya na misinterpret daw yung pagka-translate from Bisaya to Pilipino. O, ang sinasabi niya, tatakbo sa hinaharap. Yun ang naging kaguluhan ngayon. Perhaps, tingin ko, yung gusto niyang iparating doon, maagang pangangampanya para sa kanyang pagkandidato sa pagka-presidente. Kasi ako, Tol, personally, hindi ako naniniwalang hindi tatakbo to sa pagka-presidente. Eh. Ikaw? Ah, ako din. Hindi rin ako naniniwala. Tatakbo talaga yan. Ano ba yung mga kakailanan? Bakit wag natin dapat paniwalaan itong si Sara Duterte sa sinasabi niya na hindi daw siya tatakbo, hindi siya interesadong maging presidente, bla bla bla. Unang-una kasi, hindi kasi niya tinutuldukan. Ang sabi niya, hindi daw natin alam yung mangyayari. Yun ang sinasabi niya, hindi natin alam kung ano mangyayari sa politika, no? Pwedeng ano, pwedeng ganito, pwedeng ganyan. So, doon pa lang makikita na natin, hindi niya tinutuldukan. Hindi siya nagsasabi na, hindi ako tatakbo bilang isang presidente. Kasi
na napanood ko yung isang video niya eh, na playing safe yung kanyang sagot, na yun nga, very ano daw, yung uncertain. Hindi daw natin alam kung anong mangyayari in the future sa politika. So, ibig sabihin, at the back of her mind, nag-iisip siya na, oh, tatakbo ako ng ano, Pangulo ng Pilipinas. Pero hindi pa lang niya sinasabi, hayagan. Kasi nga, masyado pang maaga. Diba? At maraming mga nagsasabi, namumulitika siya. Pero obvious naman yung mga galawan nila ngayon kung paano nila sirain si Speaker Martin Romualdez at kung paano nila pabagsakin ang ating Pangulo noong mga DD sheets na to, eh kitang-kita naman. At kita nyo naman, di ba? Hare Roque. Oh, mismo Hare Roque nagsabi na during the time sa March 12, yung rally nila, last day ng rally nila, ay biruin mo, pinagtanggol niya si Sara Duterte, pero hindi ako naniniwala doon. Ang sabi niya, kinausap daw sila ni Sara na, huwag niyo nang ituloy yan, kasi ganito, ganyan. Oh, naniniwala kayo? Ako hindi. Kasi di ba, nung nagkaroon ng rally sa Davao, oh, anong sabi ni Sara? Hindi ko naman yan nakakausap, yung family daw niya, hindi daw niya nakakausap, yung mga tao na doon, hindi naman niya nakakausap, hindi daw niya alam, yung mga, So, ibig sabihin, kung yung family nga niya, hindi nga niya nakakausap, si Harry Roque pa kaya na kakausapin niya para sabihan na huwag ituloy, eh sino ba ang mag-benefit nun? Di ba siya rin? Yung pamilya din nila. Kaya, huwag nang tayo maglokohan dito, no? Huwag nang tayo maglokohan. Talagang yun talaga ang gusto niya, no? At eto nga, dahil hindi nila nakuha yung number, napakaraming number ng tao para lumusob sa Malacañang, hindi na natuloy. Lalong-lalo na may nangyari pa, no? Kay sa tingin ko lang kay Duterte, parang na mild stroke siya. Kasi kita mo naman, no? Pinipilit niyang kunin yung mic, tapos wala siyang lakas. And then nagsasalita siya, parang nabubulol siya. Pagkatapos, kita ko yung panga niya na parang tubigas, parang na mild stroke siya. So, dahil doon, hindi natuloy yung kanilang binabalak na pagpunta sa Malacañang para pababain sina PBBM, para daw hindi daw makabalik, no? Yung mga nasa Germany, para daw hindi na makabalik. So, hindi natuloy. Kita nyo, binibigyan niya ng reason. Nagre-reason out si Harry Roque na kaya hindi natuloy dahil kay Sara Duterte. Pero ang totoo, hindi natuloy yun kasi kaunti lang sila. At saka, may nangyari nga kay RRD. Hanggang ngayon, may advisory na ba? Meron na ba tayong update? Ano nangyari kay RRD? Wala pa akong kung, update. Kung totoo yung nakita akong photograph sa senior ni TPL3, na magkasama si Senator Bongo at saka si Rodrigo Duterte na kumakain ng ice cream. Ewan ko kung latest yun o reposted lamang. Pero parang yun yung pagpapaalam sa mga supporter nitong si Rodrigo Duterte na maayos naman ang kalagayan niya. Now, Tol, last question before I let you go. Maraming salamat sa time na ito. Last question. Bakit kaya even si Sara Duterte na galit kay Speaker Martin Romualdez at galit na galit ang lahat ng mga DD sheets kay Speaker Martin Romualdez? Ano kaya sa tingin mo ang kadahilanan? Simple lang yan. Kasi nabuko ang kanilang plano at nag-fail ang kanilang plano. Simula noon, ayan, pinabuli na niya si Speaker Martin Romualdez sa mga DD sheets, di ba? Nung start na tinawag niya na tambalos-los si Speaker Martin Romualdez, doon din nag-start na talagang binuli na ng lahat ng mga DD sheets itong si Speaker Martin. At mula noon talagang ginagawa nilang lahat para sirain itong si Speaker Martin. Kasi nga, si Speaker Martin, nai-insecure sila dito eh. Kasi kita nyo naman na si Speaker Martin, meron siyang, kumbaga, yung kanyang leadership ay talagang parang ano din eh, PBBM eh. Talagang pag sinabi niya, nangyayari talaga. At very eager siya na gawin yung mga bagay na kailangan gawin para maiangat ang ating ekonomiya. So, talagang insecurity ang nangyari dito. At saka alam niya na si Speaker Martin ang makakalaban niya sa 2028.
Although sinasabi ng mga DDCs, ay wala namang kaamur-amur yan, walang ka-appeal-appeal yan. Ah talaga, wala ba? Eh bakit galit na galit kayo? Eh bakit dinidemonize nyo? Kung wala naman palang appeal sa tao. Kasi kung walang appeal sa tao, kung ayaw sa kanya ng mga tao, bakit nyo dinidemonize at pinapabagsak? Ibig sabihin, takot kayo. Ganun lang yun eh, kasimple. No? At hindi natupad yung kanilang balak. Alam na natin yan, di ba? May kumanta sa HOR. Talagang trend si Speaker Martin Romualdez sa Sara Duterte nila. Ano? Maraming salamat sa iyo, Tol Admin, bilang panghuling pananalita sa ating mga manonood. Ano ang gusto mong sabihin sa kanila? At anyone, you say, pwede mong sabihin dito sa ating programa ngayon. Maraming salamat sa panahon na pinagkaloob mo sa amin. Go ahead, Tol. Sa lahat po ng mga katol dyan, no? Mga followers po ni Tol Top 1, patuloy po nating suportahan ang ating Pangulo Bongbong Marcos at ang ating pong administrasyon. At patuloy nyo pong suportahan yung mga pro-admin vloggers. At huwag na po kayo manunood dyan kina Mahar Lukalukad sa mga vloggers, sa mga DDshits, kasi wala kayong mapupulot dyan, kundi puro lang paninira, no? So, God bless po. At yung akin pong slogan palagi, fight fake news, expose the truth. And in order to fight fake news, kailangan nyo pong i-expose ang mga katotohanan. At dyan po galit na galit ang mga DDshits sa akin, no? So, sir, si Idol Top 1, inyo pong i-follow. Yan po ang aking idol, isa sa aking idol sa vlogging, no? Marami pong salamat. Idol ang tawag ko sa iyo, no? Tol Top 1. Salamat po. Maraming salamat sa iyo, Tol, sa at tanggalin niyo yung kanyang ginawang awitin in response sa mga DJs. Tol, maraming salamat. Salamat, bye. Bye, Tol. Yan na, napanood po natin si Admin Rich. Maraming salamat sa kanya. At higit sa lahat, maraming salamat sa inyo pong mga manonood. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat. Doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga Tol.